Ayan mga kakusina, sa water na kumukulo, maglalagay lang tayo ng ilang pirasong hotdog. So, ang gamit ko ay footlong, tas hiniwa ko lang siya ng ganito kalalaki. Ayan o, para siyang 2 inch na lang din. Ayan. Pero kung may mabibili kayong hotdogs na maliliit, pwede na yon. So, pakuluan lang muna natin to. Ayan. So, hindi na natin to i-fry muna. Ang kailangan lang muna natin ay steam or pakuluan. Ayan mga kakusina, pag okay na yung hotdog, hanguin lang natin to tapos iset aside. Ayan mga kakusina, nahango ko na yung ating hotdogs. Isiset aside ko lang muna to para lumamig. Tapos gawin na natin yung next procedure. After adding ng ating 1 tablespoon of cooking oil mga kakusina, paiinitin lang natin to, tapos magsusuté na tayo ng 1 tablespoon of onion. Ayan, so isuté lang natin to in low-medium heat until translucent. So, dapat hindi masusunog yung sibuyas na inilagay natin dito mga kakusina. After adding ng ating onion mga kakusina, kakailanganin din natin dito ng 1/2 tablespoon of garlic. Isuté lang din natin. Ayan. After adding ng ating garlic mga kakusina, maglalagay lang ako ng 1 tablespoon of cucumber. Suté lang natin dyan lahat. After adding ng ating cucumber, mga kakusina, maglalagay lang ako ng 2 tablespoon of grated carrot. After adding ng carrots, maglalagay na rin tayo ng 2 tablespoon of kimchi. Tapos, lahat ng to ay isosote nyo lang. Ayan, dapat mahinang apoy lang mga kakusina. After adding ng kimchi, maglalagay na rin tayo ng konting pepper. At konting salt. Konti lang, hindi ko inubos lahat. Yan. Tapos, lutuin lang natin to sa mahinang apoy. Ayan mga kakusina, pag nasuté nyo na lahat, yung inilagay nating ingredients, ganyan yung magiging itsura niya. Ayan o. Oh. Diba, ang colorful. Ayan, so okay na ito mga kakusina, ilalagay ko lang sa lagayan. Tapos, umpisahan na natin yung gagawin nating recipe for today. Ayan mga kakusina, ito na yung kaneng lamig. 1 1/2 cup ito. Tapos, ilalagay lang natin yung sinote nating mga gulay kanina. Ayan, so ilagay nyo lang dito lahat. After adding ng ating veggies, mga kakusina, maglalagay tayo dito ng 3 tablespoon of sesame seeds. Ayan. So, ilagay lang natin dito lahat. And then, i-mix muna natin to. Ayan. Mix it well lang, mga kakusina. Hanggang sa mag-combine yung inilagay nating mga ingredients dito sa kaning lamig. After mixing ng ating mixture, mga kakusina, maglalagay ako dito ng sesame oil. Ayan, so ikalat nyo lang dyan, tapos i-mix ulit natin. Ayan, para hindi masyadong dry yung ating recipe. Gamit na ako ng plastic gloves para mas mamix nating maigi yung ating mixture. Dapat ganito yung consistency ng ating mixture. Hindi siya masyadong dry. At hindi rin siya masyadong nasobrahan ng sesame oil. Ayan, dapat mamomold lang natin siya. Ayan mga kakusina, kukunin ko lang yung sinet aside nating hotdogs kanina, tapos gawin na natin yung next procedure. Ayan mga kakusina, ito na yung pinalamig natin or naset aside nating hotdog kanina. Tapos mga kakusina, gagamit lang ako ng bamboo stick, yung 6 inch yung gamit ko. Ayan mga kakusina, kuha lang tayo ng hot dog. Tapos ito yung ating bamboo stick. Tusukin lang natin to. Dahan-dahan lang. Hindi lalagpas yung
ating steak sa ating hotdog. Tapos, kuha lang tayo nitong mixture natin, yung kanin kanina. Ayan mga kakusina, kumuha lang ako ng ating mixture, tapos ifinlat ko lang. Tapos, ilalagay natin to sa loob. Sunod lang natin yung shape niya sa kanya. Ayan, i-cover lang natin yung hotdog. Ayan, so tansyahin nyo na lang mga kakusina, pero mas maganda kung magkakasize yung gagawin natin. Ayan. Tapos, iro-roll ko lang siyang ganyan. Ayan. Diba? Mukha na siyang chicken legs. Ayan. Ganyan-ganyanin nyo lang siya mga kakusina para sumunod yung shape niya. Ayan. Ayan o, oh, cute diba? Mag-e-enjoy yung mga bata kainin to mga kakusina kasi may rice na, may hotdog, tapos meron na rin siyang veggies. Ayan. Dapat ganyan yung consistency niya mga kakusina, yung hindi siya bumipigay. Ayan. Tapos ikot nyo lang, tapos konting diin, ikot, konting diin. Ayan, hanggang sa makuha natin yung ganitong itsura. Ayan yung kanyang itsura mga kakusina. Ayan o. After natin siyang maikot-ikot, nahilo na siya. Ayan. Tapos, ilagay lang natin dito sa separate na plato. And then, ganun lang din yung gagawin ninyo sa iba pa. Ayan. So, una, tusukin natin siya ng stick. Tapos, kuha na tayo ng kanin na ipambabalot natin sa kanya. Kung gusto nyo mga kakusina na medyo marami yung magagawa ninyo, doblehin nyo lang yung ingredients na inilagay natin dito sa kaning lamig. Yan, so finlat ko na. Ilalagay na natin yung hotdog, tapos itago na natin siya dyan. Tapos, start na natin siyang bilugin. Alam niyo ba mga kakusina, sobrang bango niya habang ginagawa ko dito sa aking kusina. Ayan mga kakusina, natapos ko nang balutin yung ating hotdog sa ating kaning lamig. Gawin naman natin yung last procedure. Ayan mga kakusina, para sa ating breadings, meron lang ako dito tinimpla sa aking baso na itlog, dalawang large, nilagyan ko lang ng konting salt and pepper. And then meron tayo ditong flour. Ayan, all-purpose flour. Meron din ako ditong breadcrumbs. Yung ginamit kong breadcrumbs ay yung Magic Flakes na cheese flavor. Ayan, para maganda yung kulay niya. Ayan mga kakusina, nilalagyan ko lang muna siya ng all-purpose flour. Ayan mga kakusina, inilagay ko siya dito para hindi ako mahirapang mag-dip. After natin siyang ma-dip dito sa ating egg mixture, ilalagay na natin siya sa ating breadcrumbs. Tapos, ganun lang din yung gagawin ninyo sa iba pang natitirang rice mixture. Ayan mga kakusina, i-coat naman natin siya sa ating breadcrumbs. Diba? Ang ganda lang ng kulay. Ayan. Tapos yung ibang side naman. And then, habang kinukot natin to mga kakusina, pwede na kayong magpainit ng mantika sa inyong kawali. Ayan, dapat deep-fry ito. Ayan mga kakusina, nagpapainit lang ako ng mantika sa ating kaserola. Tapos, ito na yung mga nakot nating rice kanina. So, yung isa, kinukot ko pa. Ito, pwede na natin tong i-fry. Kakusina, siguraduhin ninyong mainit yung mantika bago natin to iprito, tapos pag piniprito na natin siya, hinaan na natin yung apoy. Ayan mga kakusina, nailagay ko na yung isa, ilalagay ko yung pangalawa pa. Dapat may space sila para hindi siya mahirapang maluto. Hintayin
Hintayin lang natin tong mag-golden brown, mga kakusina. Ayan mga kakusina, piniprito ko lang yung second batch ng ating rice. Ayan, so i-drain nyo lang yung excess na mantika mga kakusina pag nahangon na natin to. Ayan, tapos galaw-galawin nyo lang siyang ganyan para hindi naman masunog or ma-overcook yung ating recipe. Ayan, so niluluto na lang natin to para maging crispy siya. Ayan mga kakusina, luto na yung second batch. Hahanguin ko lang tong lahat, tapos ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. Hello mga kakusina! Kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, please click subscribe button, click notification bell, click all, para lagi kang notified sa bawat upload kong mga videos. Thank you! Ayan na mga kakusina! Tapos na ang ating mini rice hotdog. Enjoy mga kakusina! Don't forget to like, share, and subscribe!